know, may fit, basta susunod ka lang, huwag ka lang gagala sa gabi dahil may Corpio. Mm-hmm. Eh, pagka sa gabi ka, ano, mahigpit talaga. Pero sa umaga, wala naman. Yung gagala ka lang, pera lang kung sasama ka sa mga aktivista, yun. Mm-hmm. Higpitan ka talaga. Dahil nun nga, eh, inaano rin kami na sumali sa rally. Pero, iyaw ko, dahil wala naman mangyayari. Mm-hmm. Eh, maganda ang palakad ni Matos. Bakit ka sasali sa mga ganyan? Kaya, yun lang masasabi ko. Kung tahimik ang tao nun, walang mangyayari sa'yo. Opo. Maganda ang buhay mo nun. Yan, so good morning po mga kabayan. At siyempre, nandito po tayo ngayon sa Marikina City, no? At siyempre, dito sa may Tagiliran, o sa loob mismo nitong barangay, Barangka National High School po. So may isa po tayo dito nga ikaw nga itatampok po ano pong pangalan niyo po? Danilo Lim. Ayan si Tatay Danilo na lang po tawag natin. So interview natin sila mga kabayan at tatanungin natin dahil isa po siya sa nakaabot po nung panahon ng Marcoses mga kabayan. So bali ilang taon na po kayo tay? 68. Ayan so naabutan niyo po nung panahon ng Marcos po, no? Oo. Ayan, so ano naman po yung maibabahagi niyo tatay sa ating mga kababayan na patungkol kay Marcoses kasi ang sinasabi po, lalo na itong mga dilaw ay masama ang Marcos, lalo nung panahon ng Marcelo po. Ano masasabi niyo po, tay? Maganda ang palakad ni Marcos noon. Eh kaya lang naman sila sinasabi nila na malupit si Marcos dahil sa magugulo sila eh. Sumasali ka sa rally pero kung tahimik ka lang naman wala naman mangyayari sa iyo. Mm-hmm. Hindi ka naman gagalawin ng mga militar, ng mga pilis. Kung tahimik ka lang eh. Okay. Eh mga galit na galit lang naman kay Marcos yung mga hindi yung mga atat na atat sa kapangyarihan na hindi makapwesto dahil nga naandun si Marcos. Pero kung sa pamamalakad, maganda ang palakad ni Marcos. Sa mga marunong sumunod sa ano, sa batas. Pero yung mga may mga hangaring sa ano, mga politiko, yung sama si Marcos dahil hindi sila makapwesto. Mm. So, bali nung panahon ng Marcelo po tayo na nag-umpisa, ano, ilan taon na po ba kayo? Yung mga 17 o 18 na ako nun. Ganun. So nagbibinata. So ibig sabihin nagbibinata. Na talagang nandun na din yung time na nagagala po kayo. Oo. So ano naman po yung may kukwento nyo? Kasi sabi nun eh, sobrang higpit daw po. Anong masasabi nyo? Hindi naman mahigpit. Basta susunod ka lang. Huwag ka lang gagala sa gabi dahil may Corpio. Mm-hmm. Eh pagka sa gabi ka ano, mahigpit talaga. Pero sa umaga, wala naman. Yung gagala ka lang. Pera lang kung sasama ka sa mga aktivista, yun. Mm-hmm. Higpitan ka talaga. Dahil nun nga, eh, inaano rin kami na sumali sa rally. Pero, iyaw ko, dahil wala nang mangyayari. Mm-hmm. Eh, maganda ang palakad ni Matos. Bakit ka sasali sa mga ganyan? Kaya, yun lang masasabi ko. Kung tahimik ka ang tao nun, walang mangyayari sa'yo. Opo. Maganda ang buhay mo nun. So, dumako naman po tayo sa pamumuhay niyang, ng pamilya niyo po. Bali, ano po yung trabaho ng tatay niyo po? Sa UTEC. UTEC? Yung dating Riverbank, ano yan eh, pabrika ng tela dati ang UTEC, tinatawag na UTEC. Opo. Doon nagtatrabaho ang tatay ko po. Wala namang masamang nangyayari sa amin dahil yung tatay ko rin, uwi, trabaho, uwi, ganun lang. So ano naman po makikwento niyo kasi sabi naman nito ng mga ano nga mga dilawan nung panahon daw ng Marcos ay sobrang mahirap daw po yung pamumuhay ng mga taong bayan to. Hindi. Doon nga maliit lang ang sweldo pero nakakabili ka ng mura mga ano mga bilihin ng araw yung mga di ba yung galunggong ng araw 30 centimos isang malaki na yun. Okay. Murang bilihin nun. Tsaka maganda pa mo ngayon, hindi gaya ngayon na masyadong mahal ang ano, na bilihin. Tsaka isa pa, yung pagdating sa bigas, hindi po ata kilo. Ano pong ginagawa nung takalan? Anong tawag doon? Salop. Salop po. Hmm. Yung lang kilo-kilo nung araw. Tsaka
kung ibabalik nga nun si, ano, mas maganda pa ang buhay nun, kesa ngayon. Opo. Ayan. So, bali ngayon po ay, ito nga, may new version tayo dyan tayo na, ano, ito nga, Nutriban. Bali naabutan nyo rin po, siguro naman eh. Oo. Oo. Ano pong masasabi, maikwento nyo po tayo patungkol po dyan sa Nutriban na yan na usong-uso nung panahon po ng Marcos po? Yan, ipinabahagi sa mga estudyante, sa mga elementary nung araw. Yung mga Nutriban, binibigyan ng mga estudyante ka, binibigyan ka para yun rin yung mga pampalusog din ng mga estudyante. Okay. Yun lang. So, nung panahon ba ng anong grade po kayo nung naabutan niyo? High school na ako. Mga test year. First year na siguro. So, sa nung panahon na yun, nakakailang Nutriban po ba kayo? Hindi ko na matandaan. Tagal na rin. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na ang ano eh. Pagpamahagi nila ng Nutriban sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na elementary. Ayan. So, patungkol na naman tayo sa ano, mga nagawa ni Marcos. Ano ba yung mga proyekto ni Pangulong Marcos na noon ay naging maginhawa sa ating pamumuhay po noon? Ang daming nagawa ni Marcos noon. Yan lang LRT. Yung dapat nga, yung tinuloy yung ano yung nuclear power plant sa Bataan para mura sana ang kuryente natin ngayon. Kaso hindi nila itinuloy. Mga maraming proyekto na nagawa si Marcos. Mga hospital, heart center, yung mga pinagawa nila na ngayon. Kasi nung araw, maraming nagawa pa sa ano ko maraming nagawa si Marcos noon kasi ako rin noon trabaho rin ako eh ano rin hindi naman ako nagkagala nung araw kaya safety ka dito lang sa prangat pa ikot-ikot. Okay. Hindi ako sumasali sa mga rally na yan. Mm-hmm. So hindi ko naramdaman ang higpit ng Marcelo. So pagdating dito nga po sa proyekto ni Pangulong Marcos, bali nung mawala kasi si Leta Ferdinand Marcos, nandyan po yung mga proyekto nga po at dating kontrolado ng gobyerno tulad po ng Nawasa, Meralco, Petron, yung Philippine Airlines, nawala po nung pumalit na itong mga Aquino. Sa tingin nyo po, muli po ba itong makuha ng ating gobyerno para sa sila mismo o ang gobyerno mismo ang mag-control po? Sa akin lang, dapat gobyerno mag-control sa mga ganyan para hindi, para medyo makukontrol nila ang presyo. Hindi kagaya niyan sa privado na yung gusto nila magtaas, gagawa nila. Namantalang nung dati nasa gobyerno yan, medyo mababa ang ano, ang bayarin natin. Kaya nga pa ginawa nung araw dahil kontrolado ng gobyerno, hindi masyadong tinataas ang ngayon lang sa kuryente at saka sa tubig. Talagang hirap ka na sa sinisweldo mo, kulang pa eh. Ang bayad sa kuryente at sa mga ganyan mga tubig. Okay. So, Tatay, dito po sa Marikina, bali residente po ba kayo talaga ng Marikina? Oo. Bali, simula na ako lumaki. Mm-hmm. Ayan, so, sa tingin niyo po, Tatay, ilang porsyento po ba ng mga taga Marikina ang maibibigay na suporta kay BBM? Sa tingin niyo po? Marami din siguro. Dahil kami, ako, pamilya ko, inanong kay BBM din talaga. Kasi hindi naman totoo yung malupit ang Marcos. Kaya, hindi ko lang alam kung ilang prosyento rito dahil siyempre, hindi naman ako nagsasali sa mga ganyan kaya hindi ko alam. Opo. Pero sa tansya po, sa tansya nyo po, mga ilang prosyento? Hindi ko
hindi ko alam ang butante kasi rito sa ano, kaya hindi ko alam kung, pero maraming ano, BBM dito. Oo. Pagdating naman po sa Vice Presidente, sa tingin niyo po, sino nga ano dito po sa Marikin? Vice President. Hindi na kasi, si Sara. Sara po. Oo, mananalo si Sara. Ayan. So, yun mga kababayan, yan po si Tatay. Dani. Tatay Dani po. So, bali, barangay tanan po kayo dito sa barangka. Barangka. Ayan. So, yun. Salamat po Tatay Dani sa konting oras at informasyon. At ayan na, pinapawalang ano niya po, na walang katotohanan po yung mga ipinagkakalat po ng mga administrasyon Aquino na nung panahon daw ng Marcos ay masama ang Marcos po. Ayan. Masama so, ano sila, mapaghangad din sila. Hindi nila nakikita yung mga ginagawa ni Marcos para sa bayan. Yun ang masasabi. Ayan. So, salamat po, Tatay. Thank you po. Ayan. Good morning. Ayan.